Isipin ninyo, ang dami nilang commitment sa China. Pati yung natural resources natin sa China, sa mga teritoryo nating inagaw ng China. Oh, totoo ang pinag-aawayan diyan, 'di ba? Ang gustong paggahasain ng China. Yung pong ating langis. Oh, diyan sa mga teritoryo yung sinasakop nila. Mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Magising na kayo sa katotohanan. Ha? Walang bongbong dito. Walang Aquino rito. Puro Duterte lang to. Mga kaibigan, puro interest lang nila to. At sa likod niyan ay ang China. Oh, sino may record ng China rito? Yan mga yan, hindi ba? Mga kaibigan, kaya huwag na kayong managinip. Yung inahangad ninyo na isang salop, kalahating salop, isang salop ang mawawala sa inyo. Bakit? Itong buong Pilipinas, mawawala sa Pilipino. Ha? At ang kailangang magising ang taong bayan, ngayon yun, hindi bukas, hindi sa isang araw, ngayon yun. Mga kaibigan, wala na eh. Ano pang gagawin nila? Nakakumit na tayo. Kaya niya sinasabi yun. Wala na tayong magagawa. Sarado na eh. Maliba na kung ang taong bayan mismo ang maninindigan para sa sarili nating bayan. Tutulungan tayo ng mga bansa, oh. Ang katunayan niyan eh, obvious pa man sabihin nilang, hoy! Gumising na kayo, mga walang hiya kayo. Huwag niyong pabayaan. Sakupin kayo ng China. Agawin ang lahat sa inyo. Hindi man nila sinasabi yun. Nandyan sila sa South China Sea. Mga malalaking bansa. Yan ang mensahe na ipinararating yan para sa mga Pilipino. Ang tayo ay magising at nandyan sila para tayo ipagtanggol. Hindi natin kailangan ng presidente para makapanindigan ka lang laban sa China. Nung isang araw may nagtatanong sa akin, ano masasabi ninyo? Merong nagkaroon yata ng vehicular kuan ito eh, problem eh. Isang Pilipino, sinampal niya yung incheck na taga China. Mga kaibigan. Oh. Ano ro masasabi ko ron? Alam nyo, yung pananakit ng kapwa, eh, hindi man natin gusto yan. May naipakita yung Pilipinong yun. Alam nyo kung bakit? Anong sinabi niya? Ang sabi niya, I am a Filipino and this is my country. Eh, ilan sa atin yung ganun? Mga kaibigan, masasabi nyo ba yun? Magagawa nyo ba yun? Oh, pagpalagay na, hindi ako pabor doon sa ginawang pananakit. Pero, yung makapagsalita ka ng gano'n sa harap ng incheck na ako ay Pilipino at itong Pilipinas ay aking bansa. Ilan sa inyo ganyan? Tapos isigaw mo, bongbong, magkakagera na, bongbong Marcos pa rin. Aquino pa rin. Wala na. Lahat tayo, Pilipino, lahat tayo may responsibilidad. Kailangan na nating mag-move on. Once and for all, kalimutan ang nakaraan. Otherwise, wala na po. Unti-unti na yan.
Yung iba, hindi kayo kumikibo. Akala nyo ba, hindi kayo tatamaan? Unti-unti na nilang sinasagkaan ang kalayaan ng Pilipino. Ha? Para nang sa ganun eh. Lahat ng gusto, maipatupad dito. Gusto nila, disiplina ng komunista. Papayag ba kayo na pati ang relihiyon ninyo gaganyanin? Eh ngayon, hindi nyo pa mararamdaman yan. Pwede pa ninyo sabihin eh. Eh, iba lang yan, ganyan. Pero darating ang oras, tandaan ninyo. Lahat ng relihiyon dito, wala na. Oh, mga kaibigan, oh, kaya ay gigipitin tayong lahat. Anuman ang relihiyong kinaaniban mo. Kaya, ang sinasabi natin, wala na tayong panahon, tayong mga Pilipino. Ha? Mag-aantay pa tayo ng 2022. Pero kung ngayon, hindi natin maipapakita ang pagkakaisa, baliwala na yung 2022. Kasi kung ngayon, maipakikita ng mga Pilipino ang pagkakaisa laban sa China, sa 2022, mahirapan silang magtagumpay. Kahit daanin pa nila sa eleksyon yan, o sa anumang dahas nila daanin yan, na ang dadahas sa atin ay sarili nating gobyerno. Wala nang pipiliin yan. Baka akala ninyo, nagkakamali kayo ng paniwala na kayo, ligtas kayo. Ultimo yung mga hinduropot na troll ng yung mga Dutertanings, nidigong nyo, mga kaibigan. Yung mga Dutertanings na yan, naku, Sus Mar Yosef, kasali yan sa mga pahihirapan dito sa Pilipinas. Baka akala ninyo. Isa lang ang iniisip nila, sarili lang nila. Baka akala ninyo. Huh. Oh. Sa China, tingnan mo. Sa kanila, masama pag nanakaw doon. Yung corrupt. Kinukulong doon ang corrupt eh. Oh. Kita mo yung mga, kunyari, masama sa kanila yung sugal. Pero dito, pinadadala sa atin. Ha? Bastusan talaga, di ba? Droga. Mga kaibigan. Di ba? Lahat yan eh. Galing sa kanila yan eh. Sa inchik lahat yan eh. Oh, kailan kayo? Kailan? Tingnan ninyo ha. Yung nangyari sa Bilibid. Kayo, ginagalang ko kasi yung perception ng iba, yung kanilang assumption, yung kanilang speculation na paniwala. Pero ang totoo, pinatay yun. Diba, sinabi ko na sa inyo kung bakit. Hindi nabubuhayin yung ganun. Si Sebastian, tumistigo yan eh. Ng pabor sa kasalukuyang administrasyon. Diba? Oh. Ngayon, may kaso sa ICC, International Criminal Court. At tandaan ninyo, yung bagong upo na Associate Justice of the Supreme Court na ang apelyido Padilla, kamakailan lang na italaga. Anong sinabi niya? Ano ang isinagot niya sa tanong ng JBC, ng Judicial Bar Council, sa mga kandidato, ha, doon sa pwestong inuupuan niya ngayon? Isa lang pare-pareho sila ng ginamit na katanungan sa kanila. Ano yung isa? Yung isa, naniniwala ka ba na mapapanagot, dapat panagutin? O basta ganun, ha? Something to that effect na mananagot si Presidente Duterte sa ICC.
International Criminal Court laban sa mga human rights violation dito sa Pilipinas. Ano sabi ng maestrado? Ang sabi ni Padilla, eh, naniniwala ko na hindi makakatalikod, hindi pwedeng talikuran ng administrasyon. Notukoy niya, administrasyon. Oh, itong administrasyon ngayon. Hindi pwedeng talikuran ang International Criminal Court kahit na nag-resign o umalis na, nag-withdraw na sa ICC ang Pilipinas. Sapagkat, sabi niya, yung pag-withdraw na ginawa ng Pilipinas ay pagkatapos na eh, na masampahan siya ng reklamo sa International Criminal Court. Ibig sabihin, kung hindi pa siya nasasampahan ng reklamo, aba, nag-withdraw na siya, eh, hindi na siya pwedeng panagutin. Yun ang ibig sabihin ni Justice Padilla, mga kaibigan. Eh, pero, ha, nauna na siyang masampahan ng reklamo eh. Ngayon, pag sinabi mong human rights violation, kasama kaso ni Dilima dyan. Oh, eh, nagsipagtistigo yan. Eh, di ba dun sa mga ilan na yung namamatay sa o pinapatay doon sa mga tumistigo labang kay Dilima? At eto nga si JB Sebastian, kung mag-iisip kayo, kailangan yung makatotohanan. Kung buhay yan, sila JB Sebastian at nag-imbestiga ang ICC, tatanungin sila. Di ba? Paano kung iba sabihin yan? Yung paniwala na yan eh, pinalaya, okay lang yun eh. Kasi talagang dapat imbestigahan yan eh. Dapat imbestigahan yan. Ano yan? Kung mo preso, pwede nang patayin? Mga kaibigan, ano kayo? Di ba? Bakit niyo pinatay? Yun ang dahilan kung ba't ayaw ipakita bangkay. Katunayan, nandun yung asawa eh. Sa labas ng bilibid, nung oras na kinakatay nila si JB Sebastian. Bakit? Eh bago kinatay, kausap pa nung asawa eh. Sumunod pa nga yung sasakyan ng asawa. At pagdating sa isang lugar, hindi na sila pinasunod. Hinarang na sila. Ha? Ang usapan, dadalhin sa Building 14, ibabalik na raw doon. Mula doon sa ginagamit nilang para sa quarantine. Mga kaibigan, eh kamukat-mukat mo sa ospital dinala nung ambulansya. Oh, pagkatapos eh, ilan saglit lang eh, tumawag, patay na raw. Eh doon pa lang, kinatay na yon. Mga kaibigan, kaya siguro yung litrato, parang kinatay din, na pinakikita litrato ng Bucor, yung bibig. Yun lang pinakita, yung braso. Ano yun, inatado nyo? Oh, mga kaibigan, eh pero, eh wala na ho tayong oras sa ating pong programa sa DWBL, kaya pansamantala po, magpapaalam tayo, pero wag po kayong alis dahil hanggang alas 12 po ang ating live streaming, at hanggang bukas pong muli sa mga nakikinig, alas 10 hanggang alas 11 po napapakinggan tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan.
Lost the top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Wala na ho. Isa lang ang nalalabing dito sa Pilipino, sa mga Pilipino. Tumindig tayo laban sa Incheck. Ipakita natin sa gobyerno na hindi tayo papayag. Hindi tayo pasasakop. Hindi natin isusuko ang pinaghirapan. Ang demokrasyang pinaghirapan, ang kalayaang pinaghirapan ng ating mga bayani mula pa kina Dr. Jose Rizal. Diba? Yan ang dapat ninyong maging paninindigan ng isang, alam mo ha, Incheck tayo ng Incheck, laban sa Incheck. Ang tinutukoy natin, yung Incheck na mga dumayo ngayon dito, dumagsa ngayon dito, galing sa mainland China, na walang karapatan tumuntong sa Pilipinas. Binigyan nila ng karapatang tumuntong dito sa Pilipinas. Simulat sa poll ang mga taga mainland China, walang karapatang tumuntong sa Pilipinas kung wala silang visa galing sa embassy o konsulada natin sa China. Kung wala, hindi sila makakapasok. At makapasok man sila rito hanggang 3 araw lang. Kahit may visa sila, eh mahirap kumuha ng visa para makapasok dito. Ano ginawa nitong kasalukuyang administrasyon? Abay, pinapasok. Gumawa ng department order. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng tinatawag na visa upon arrival. Sipin mo, pagkatapos pumapayag tayo, ang mga Pilipino na naninirahan sa Amerika, US citizen, Pilipino rin yun. Eh hindi sila ngayon pinapayagang makapasok dito. Yan ay utos ng China yan eh. Di ba? Kasi kalaban nila yung Amerika eh. Pinatutupad ng Pilipinas yung utos ng Amerika. Huwag papasukin ng mga Pilipino. Maliban na kung merong Philippine passport. Kahit dual citizen ka, kung wala kang Philippine passport, hindi ka pa papasukin. Utos ni Pangulong Duterte. Mga kaibigan. Eh utos hari na ito eh. Sipin mo, takot na takot sa China, di ba? Bakit? Eh siyempre hawak sa leeg eh. Yun yung sinasabi ni Secretary Pompeo sa kanyang talumpati sa harap ng mga governor sa Amerika eh. Lahat ng state governors. Sabi niya, mag-iingat kayo sa pakikitungo sa mga Incheck. Sapagkat kayo, kung tumatanggap kayo, nakalista na kayo. Meron na silang listahan ng mga politikong tumatanggap, cooperative sa kanila. Inaakala ng mga Incheck, kita mo ngayon na nangyayari. Tinutugis na ng Amerika yung mga konsulado ng China sa buong Amerika. Hindi lang yung sa Houston. Yung sa Houston, akalahi mo. Pagkatapos ipagutos ni Presidente Trump na isara within 72 hours, immediately sinunog nila ng mga Incheck. Bakit? Nandun ang mga ebidensya sa ginagawa nilang paniniktik sa Amerika. Gumante ang China. Pinasara din yung nasa kanila sa UBay.
ang konsulado ng Amerika? Nagsunog ba Amerika ng dokumento? Ngayon, marami nang hinuli ron. Nagpapanggap na estudyante, yung pala, membro ng People's Liberation Army ng China. Nahuli na, babae. Mga kaibigan, nagnanakaw ng mga impormasyon. Naniniktik sila. Nagpapanggap na estudyante, pumupunta sa Amerika. Nagpapanggap na media. Oh, nagtatayo pa ng mga periodiko, pero ang nagpipinance ang Chinese government, Communist China. Mga kaibigan, kaya ngayon, yung iba pang mga hinahanap nilang spy, mga tiktik, pinaniniwalaang nagtatago sa mga konsulado. Di ba parang nabasa ko eh, meron silang hinahanap, nagtago sa ano? Sa konsulado. Kasi, hindi mo pwedeng ulihin eh. Dahil yung konsulado, teritoryo nila yun, nung bansang may konsulado. Katulad yung kinukwento ko sa inyo, si Erap, hindi makatuntong sa US Embassy. Di ba? Kasi pag tumuntong siya, teritoryo ng Amerika yun. Dadamputin siya ron. Pwede ka nang damputin. Si Eli Soriano, wanted dito, di ba, sa Pilipinas. Si Bad Eli Cuyucot Soriano, si Bex. Nagtatago sa Brazil. Ang ginawa nito mga to, kinukurap yung ambassador doon, yung babae. Na ambassador natin doon. Walang yari eh, yung babae, matakaw din sa pera. Mga kaibigan eh. So, kinakaibigan nila, in-expose ko yan eh. Sa dyaryo. Kaya galit na galit sila sa akin eh. Mga kaibigan eh. Ambassador Mauro yata yun. Apelyido ng babae. Eh siguro, hindi alam nung ambassador wanted dito sa Pilipinas. Si Eli Soriano. Fugitive yan. Pag siya, tumuntong siya sa Philippine Embassy, o consulate, pwede na siyang arestuhin. Itawag sa Interpol. At arestado na siya para ma-deport. Pero pag lumabas siya ron, hindi siya pwedeng ulihin. Bakit? Wala tayong extradition treaty ron sa Brazil. Pero dito, sa kaso, ito nga, katulad nun, sa Amerika, nagtago sa konsulado, hindi siya mahuli. Yung mga inchik na espiya. Doon sila tinatago sila ng mga kwa nila, diplomat nila. Hindi sila pwedeng ulihin. Kasi considered teritoryo yun ng China. Ganon din tayo. Yung embassy natin, kahit saan, teritoryo natin yun. Natatawa ako nung araw eh, yung Philippine embassy natin sa Tokyo, tarantado mga nandiyang mga labor attaché, consul general, puro walang ya, mga magnanakaw. Merong isang pagkakataon, ni-raid ng mga pulis yung opisina ng isang official ng embassy ron. Mga kaibigan, sa Japan ito. Hindi nila maipamalita. Alam niyo kung bakit? Lalabas ang katotohanan eh. 'Di ba? Hinuli sila, ni-raid yung opisina. Pero meron silang diplomatic immunity, 'di ba? Meron silang mga pinepeki room. Kaya sila ni-raid ng Tokyo Police. Natatandaan ko pa 'yan. Panahon niya ni Cory nangyari. Mga kaibigan. Eh, siyempre, alam niyo naman tayo, matagal tayo dyan sa Japan. Di ba? Eh, kahit papano, may mga kakilala tayo dyan. Na napagkukunan natin ng impormasyon.
kaya ka merong natututunan, may impormasyon ka nakukuha. Ito mga nagsisipagsalitaan ngayon sa Facebook, lalo na yung mga troll, wala naman natutunan yan eh. Ano sasabihin yan? Yung sinasabi niya, mga basura yan. Na hindi na dapat binagbibigyan ng pagkakataon niya. I-block mo ka agad yan. Yan ang tamang gagawin nyo. Yan ang isa sa gawin ninyong practice ngayon. Block lang ng block. Ako kahit hindi nagko-comment sa akin, nakita ko halimbawa, meron nag-post ng, kanina lang ang dami, yung GMA7, pinost nila yung, hindi raw niya maintindihan, kundi mo raw maintindihan, sabi raw ni Presidente Duterte sa zona niya. Kundi niyo ako, kayo, hindi niyo ako maintindihan, ito sinasabi ko. E ako mismo, hindi ko naintindihan eh. Ba't nag-zona ka pa? Ginagawa mong biro yan? Ha? Ito ba panahon ng pagbibiro? Mga kaibigan, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa laki ng problema ng Pilipinas, kaya kita nyo pa, banjing-banjing na lang. Bakit? Wala na eh. Ano pa gagawin lang sa Pilipinas eh? Ang pwede lang nilang gawin dito kung ano yung gusto ng China. Ang nagpapatakbo na practically ng China, anang Pilipinas, China! Mga kaibigan, itong nakaupong presidente, ano na lang ito? Ceremonial. Mga kaibigan, masabi lang may presidente Pilipinas. Oh. Kaya wala na lang eh. COVID? Diba, bahala kayong dumami yan. Diba? At dumadami ba? O higpitan. Kailan natin luluwagan? E pa kailan niya maisip? Gusto niyo ba luwagan? O luwagan. Higpitan? O higpitan natin. Diba? Wala lang. Wala lang. Pero yung solusyon, nasan? Nasa paghihigpit, pagluluwag ba yon? Mga kaibigan, yun lang ba solusyon? Paano mo gagamutin yung positive? Eh wala naman kayong testing. Di ba? Paano mo malalaman? Pag kinulong mo, hindi mo alam na nakakulong din yung mga kwan, yung mga positive. Pag niluwagan mo, lalabas yun. Di ba? Anak ka ng hayop na buhay ito, mga kaibigan. Oh. Bansa pa ba ito? Ha? Smart Joseph. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapit Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapit Fire. Mga kaibigan, babatiin ko lang si Father Joseph Fidel Rura, ang kura paroko ng Malolos Cathedral sa Malolos, Bulacan. Nakikinig daw po sa atin. Well Salaw ay magbe-birthday ang anak niya bukas. Binabati natin. Wala na mga kaibigan. Kaya pakuya-kuya-kuya na lang eh. Kung kailan maisipang kwan, lalabas sa TV hating gabi, kukumpetensyahin pa yung programa ko eh. Gusto pa akong agawan ng views eh. Mga kaibigan, sasabay pa sa programa ko eh. Oh, mag-a-announce lang naman. Oh. Higpitan! Yan. Luwagan! Yan po mga kaibigan. Dapat kayo pa magpasikip eh. Pasikip na kayo ng tornilyo ba? Maluluwag na yan eh. Eh bueno, mga kaibigan, medyo ano tayo ha? Babati tayo sa mga may birthday. Asan ang mga may birthday? Wala pa? Eto, babatiin ko. Ilang minuto na lang eh, birthday niya na eh. Birthday ni Arkin Medalya Salyaw, anak ni Well Salyaw, ha? Binabati natin siya sa kanyang kaarawan at dahil birthday niya,
narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy Birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ikaw'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.